my personal works, basically yung overarching theme ng mga trabaho ay guilt. Kasi nga, parang me and my friends talk about walang masyadong art dealing with guilt in a way. Puro siya love, anger, very intense feelings. Pero yung lingering feeling of guilt, hindi siya masyadong natatakol. So parang yung entry point ko is jewels or jewelry, like mga precious stones, as like a site for guilt. Kasi nga, di ba? Parang ginagawa siyang palamuti sa katawan, pero it takes a lot of resources and human parang labor to mine these things. Tapos ayun, parang some people accumulate so much of these jewels na for me they're also accumulating guilt, na parang as you parang amass these rare gems, the more guilt I think is assigned on your soul. Kasi nga, isipin mo, isang diamante dito, isang ruby dito, sobrang milyones, or parang ilang tao yung naghihira para makita yon. It had to be shaped, it had to be ano, tas yung perang pinangbili doon, saan galing? For this one, Ornaments of Guilt, yun yung interest ko. And in a way, I like to do works that can be a sort of site for revenge din. So, kaya ako nilagyan ng mga magpie or mga crows, kasi nga, di ba, attracted sila sa jewels. So I think there will come a time na someone accumulates so much na dating yung time na puputaktahin siya ng mga crows. Just how nature seeks revenge naturally. So parang yun yung naging metaphor dito na sobrang dami niyang palamuti, palagi na siyang sinusundan ng mga uwak tsaka ng mga magpie. Kasi nga, these birds are attracted to very shiny things. Long laman nito ay studies building up to that one. So makikita niya parang variation siya. Yung loob ng books, exploration siya of the idea of guilt as, or like, jewels, precious stones, gems, as a site for guilt. So, naisip ko lang to exhibit this kasi makita yung parang thought process on how I try to understand guilt, parang apologies, or embellishment. Kasi ornamentation is a big part of my work. And I know sometimes parang it's delegated as frivolous or non-intellectual. Pag ma-decorate kang tao, parang hindi frivolous siya. So there's this notion na anything in excess ay bad or intellectually parang vacuous. Na I wanted to counteract that, na embellishment is sometimes a very subtle way of conveying a lot of things. Kaya din parang yung laman ng books na to, which you could flip through here, andun yung mga explorations ko of embellishment and parang guilt. Ang tawag ko dito, embellished evidence. So these are based on World War II photographs and documentations of Filipinos who survived summary executions by the Japanese. So most of them may mga wounds sa neck. Tinry silang i-behead, tapos hindi sila napatay. Nabuhay sila. Some of them may wounds sa cheek, like this one, na andin, parang sinlice din yung cheek niya off when he was trying to get killed. Then this is of a wounded mother. Tapos embellished evidence siya kasi nga, there's a sort of notion na extraordinary na nakasurvive sila. Pinugutan ka ng ulo, nakasurvive ka. So what I did was, I embellished those photographic evidence with like religious and esoteric objects. Like the anting-anting, yung parang sa crown ng santo, sacred heart, anting-anting, and this like a pearl or yung mutya. Kasi parang, it's my way of saying na these people, they survive probably because of the mystical properties of the object. So para siyang fictional suggestion on the probability na baka sila nabuhay dahil ay protected sila in some way. Kasi medyo extraordinary yung way nila nung pag-survive. So yun siya.